Ano ba ang kahalagahan ng standard na table? Yo mga kabraso, welcome back to Laguna Poolers. Today is magagawa tayo ng video about sa mga katanungan ng mga poolers dito, yung mga kasamahan ko na poolers. Q&A muna tayo mga kabraso kasi wala pang laban ngayon dahil sa lockdown. Yun, simulan na rin. Keep in touch nga pala kayo sa mga post ko. Ipo-post ko na lang pagtapos ng coronavirus na crisis natin, yung mga parating nating tournament. Nga pala, please subscribe. Laguna Poolers. Dito nga pala kami para sa Q&A at tutorial challenge. Shoutout nga pala! Shoutout ba yun? Pwede na yun. Oh no! Shoutout nga pala sa mga Laguna Poolers, kabaraduan and brothers, sa lahat ng poolers, para sa inyo lahat to. Let's go! Okay, umpisahan muna natin dito. Ah pala, lahat ng nasa ibabaw dito, lahat mahalaga. Unahin ko to. Dito, bakit pinagbawal na bumitaw dito? Eto, hindi na basta hawakan o gagamitin pang hatak o pang suporta. Eto, ang sumusuporta sa body positioning natin. Kaya pinagbabawal na bitawan natin to. Number one, pag nakahawak ka dito, makokontrol yung parallel square. Dito, ito yung position na pinaka-safe. Basta yun na yun. Ngayon, basta sumay pressure siya, nakokontrol pa rin. Nasa tamang kinkil siya, gumanin man siya, eto medyo dangerous position na to. That's safe. Compare mo naman dito. Ano ba ang kahalagahan ng standard na table? Okay game, start tayo sa first question. Galing nga pala kay Shot. Ano? Shot out. Oh no! Shoutout nga pala kay Steve, Laguna Poolers. Ang tanong nga pala niya, ano ang kahalagahan ng standard table? Lahat ng nasa iba po ng table ito mahalaga. Number one, ito. Bakit foul pagka bumitaw? Pinangangalagaan lang yung body positioning. Number one, ito kasi yung dangerous position. At least, once na nakahawak ka dito, makakontrol yung body rotation mo. Hindi tulad ng dito ka, may extend mo pa eh. Mas mabibend mo pa, mas nakakatakot. Mas ma-worse sa dangerous position na mapupuntahan mo. Second, etong padding na to, elbow pad. Kahalagaan nito, pwede mong i-drag ang elbow mo. Kasama ng rotation ng body mo. Third, eto. Eto, ang uhusga. Kung ano natapos o hindi. Hindi man maitikit dito, mas na parallel siya, means tapos na laban. The rest, okay, sa ano muna. Bukulin the rest. Okay, game. Doon naman tayo sa second question. Shoutout nga para Cyrus. Di ko alam kung anong grupo ka, pero salamat sa pag-suporta. Nga pala, ang tanong niya, sino ang pinakamalakas na kalabang ko? Huwag na yun, baguhin lang natin. Sino ang malakas? Pinakamagandang nakalabang ko. Ganun na lang tayo. Kasi kung pinakamalakas, number one naman tayo dyan. Park bin tayo, syempre. Lahat naman kasi malalakas. Kasi discarte lang yan. Ngayon, sa pinakamagandang nakalabang ko, si Marvin sa Pasay. Nakalabang ko siya, semis. Yun, muntik ko na siya matalo, sayang lang. Kaya shoutout nga rin pala sa'yo, Marvin. Next time, magkikita rin tayo, mabawi ako. Okay, game. Doon naman tayo sa third question. Shout out. Kay Jasper. Kaya pala yung mga nagtatanong, hindi ko alam kung anong grupo sila, pero salamat sa inyo. Napaka-importante ng mga tanong nyo. Ang tanong nga pala niya, ano ang pagkakaiba ng over the top at pulso 1? Pinaka-simpleng sagot, grip. Sa pulso. Pero pinaka-importante nito, pagkakaiba nito dito, mas maraming teknik na na-apply. Over dito, napaka-simple lang. Dito, hook, lamang sa hook. Mahirap i-apply ang top roll dito.
Saka na natin tuturo yun kung paano gagamitin yung mga teknik sa pulsuan. Na mga teknik sa over the top na pwedeng i-apply sa pulsuan. Sa ngayon, yun muna yung sagot ko. Salamat! Okay, dun tayo sa pang-apat na question. Shout out nga pala kay Jeffrey and Popoy. Shout out sa inyong dalawa. Maraming salamat. Nga pala, ang tanong nila, anong mas magandang diskarte, opensa o depensa? Para sa akin, depensa. Kasi idol ko si Debon Larat. Sabi niya, depensa is the best. Parang ganon, basta yun na yan. Depensa kasi, makakapa mo agad kung anong weakness ng kalaban. As long na, ready ka. Ready ka at nasa tamang posisyon ka. Sa'yo, tingin mo. Ano para sa'yo, opensa o depensa? Opensa. Bakit opensa? Para makakapagin mo na pababa. Para makauna, makuha agad yung advantage. Okay? Para sa amin yun, bahala na kayo kung ano pagpipilihan nyo. Salamat! Okay, tip question na tayo. Shoutout, Matthew. Shoutout nga pala sa'yo. Nga pala, ang tanong niya, anong magandang training na ginagawa nyo? Papapulsuan or over... Ano yung ginagawa mo? Yun yung training niya. Yun yung training niya. Seryoso, teka lang. Mamaya mo returo yung secret weapon mo. Ang training na madalas namin ginagawa is table training. Napaka-importante kasi. Napaka-importante ng body rotation, hand control. Kasi yung mga weights para sa power yan, yun ang ginigain mo sa weights. Power, saka control na rin. Pero sa table training, lahat tama. Lahat tatamaan. Masasanay ka pa. Yun para sa akin. Sa'yo, para sa'yo. Yun talaga training mo. Yun lang talaga. Solid. Balik-balik. Okay. Bastusa na to. Teka lang. Okay, game. Doon tayo sa pang-anim na tanong. Nga pala, shoutout, Justin. Shoutout sa'yo. Nga pala, ang tanong niya, anong may inom gamitin? Top roll or hook? Ihalin tulad na lang natin siya sa tanong na, anong mas effective ba? Mainam, kanan or kaliwa ko? Ang logic kasi dun, isang ka-comfortable. Kung right-handed ka ba o left-handed? Hook-handed ka ba o top roller? Yun lang yun. Alamin mo sa sarili mo kung saan ka-comfortable. Doon mo masasagot yung tanong mo na kung hook ba o top roll. Kailangan doon ka sa mas effective sa'yo. Alamin mo kung ano sarili mo. Yun lang. Okay. Okay, game. Pang-pitong tanong na tayo. Shoutout, Sir Rico. Shoutout nga pala sa'yo. Di ko alam yung mga nagtatanong kung anong mga grupo sila, pero maraming salamat sa inyo. Kaya pala, ang tanong niya, anong magandang depensa pag binigla ka ng kalaban? Eto, medyo mahirap na tanong, pero para sa akin, tenga. Kasi ang speed, nakabase yan sa tenga. Ang ina-atake niya, yung hindi ka ready. Bakit ka mo? Kasi hindi mo narinig. Kailangan malinaw yung panrinig mo, lalo na nakaabang ka dapat sa referee. Ngayon, dahil dun, malalaman mo kung tuwing kailan siya aatake. Same lang ng slow motion yun. So, kailangan marinig mo, matimingan mo, good timing, saka good timing din natin nga para sa akin. Hand grip na rin. Okay, game, pang-8 na tayo. Shoutout, Mauman. Shoutout nga pala sa'yo. Salamat sa suporta. Nga pala, ang tanong niya, anong pinakamagandang pangontra sa top roll? Alamin mo kung ano ang target ng top roll. Ang target ng top roll is wrist and grip. Ang depensa sa top roll, eto, grip. Bakit ka mo? Kasi eto ang tinatarget niya. Second, wrist. Kung mahina ang grip mo, baka malakas ang grip mo, mahina ang wrist mo, wala rin. Wrist, then forearm. So mag-training ka ng pang forearm. Eto ha, ulitin ko, ang depensa sa top roll is grip. Importansya, yung grip. Okay? Next. Pang-shot na question na tayo. Shoutout nga pala kay Ray Jams and Gliams. Shoutout nga pala sa inyong dalawa. Nga pala, ang tanong nila, ano pinakamagandang diskarte sa pulsuhan?
Para sa akin, kung opensa tatanungin nyo, pulsuhan, opensa, back pressure, attack. Depensa, side pressure, atake ka. Side pressure. Hindi ganito ha, dangerous position to. Hindi to tinatawag na side pressure. Dangerous position to. Side pressure, eto. Pero side pressure, okay yung bibitaw dito. Pero kung plain lang naman, okay na dito. Side pressure, defense, offense, back pressure. Okay? Salamat. Again, follow-up question nga pala tayo. Shout-out nga pala kay Gilo Pega. Kasi related yung tanong niya dun sa tanong ng number 9 question. Okay? Ang tanong niya, Sir Calvin, ano pa magandang depensa? Yun lang po kasi ang wala sa akin. Okay, katulad yung sinabi ko sa question number 9, depensa, side pressure. Pero napaka-importante ng dangerous position. Magkaiba ang side pressure sa dangerous position, ha? Ang side pressure, eto, side. Nasa sides kasi siya. Ngayon, ang dangerous position, eto. Etong side, dangerous position. Sobrang sagad na niya. Makikita mo na yung kirot. Mararamdaman mo na, ba't makikita mo? Huwag mong aalisin yung paningin mo sa kamay mo. Importante, importante. Okay, salamat sa'yo, Gino Pega. Okay, game. Last question na tayo. Pang-10 na sila. Pang-10 na pala to. Nga pala, shout-out kay Hendrix. Shout-out nga pala sa'yo. Salamat. Ngayon, ang tanong niya, paano gamitin ang King's Move at safe ba to? Okay? Actual muna natin, ha? Para sa madaling explain. Nga pala, shout-out nga pala kay Prince Move. Bakit Prince Move? Kasi siya may link mag-King's Move. Eh, parang hindi siya daw deserve yung King's Move. So, anak lang daw siya. Okay, game. Number one, ano ba target ng King's Move? Kailangan alamin nyo, kung kukuha mo kayo ng isang technique, bawat technique, may point na target yan. Ano ba target ng King's Move? Number one, yung length ng braso. Hanggang dulo, hanggang finger. Paano? Explain ko, ha? Down mo. Yan. Sinasagad mo yung length. Ngayon, once na humabol yung kalaban, habol mo. Ini-stretch mo pa rin siya. Sorry, hatalalag mo. Okay. Medyo bigat ang mana. Yan. Sinasagad mo yung length ng braso ng kalaban. Mentre sinahabol niya. Pag inatak niya, atak, atake mo. Popronate ka lang. Rotate ka lang. Mas konting pronation. At tandaan, King's Move, ang target niya is length hanggang dulo ng grip. Hindi lang basta grip. Ngayon, mentre pinababa niya, bakit ko nasabing length? Mentre pinababa niya kasi, tinatarget mo yung pinaka-finger, then paano ba explain to? Basta hanggang yung dulo. Targetin mo yung dulo, hindi lang basta finger. Dulo. Ngayon, syempre, hindi siya magiging komportable dyan. Ahapulin niya ngayon. Mentre sumabol siya, rotate ka ngayon. Diba? Yun yung target ng King's Move para sa akin. So, sa depensa ng King's Move, para ba dumipensa? Mas na naunahan ka, pak, ganyan ka na agad. Length na agad. Target, length. Then, pag bumabol, rotate. 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 Nakapapansin nyo ba si De Ball nag-rotate ng body? Hindi lang basta dito, hindi lang basta ganun. Yun ang King's Move para sa akin, ha. Ngayon, suggest pa kayo ng mga question, pwede nyo rin ako chat. Nga pala, subscribe kayo sa Laguna Poolers. Maraming salamat. Malaking bagay itong tutorial na to para sa lahat, lalo sa mga beginners. Huwag kayong matakot lumaro. Huwag kayong matakot lumaro, huwag kayong matakot masaktan. No pain, no gain. Maraming salamat. Manila Poolers nga pala. Tiring! Hello everything! Shoutout mga ka-poolers! Kami nga pala ang Manila Poolers! Nga pala, ako ang team leader ng Manila Poolers at organizer ng Pit Pinoy. Keep in touch nga pala kayo sa mga posts ko and follow nyo rin yung
page ng Fit Pinoy, meron siyang mga exercises ng about sa fitness, bodybuilding, saka arm wrestling. And sa arm wrestling, Manila Poolers page, pwede siyang maging, nagiging forum na siya. Pwede kayo mag-send doon ng mga suggestion nyo or any concern nyo about sa arm wrestling. And please subscribe, Laguna Poolers. Okay. At yun, natapos na nga mga kabraso. Kaya sana, maintindihan natin ng maayos. Lalo na sa mga baguhan, katulad ko. Napakaganda naman ang paliwanag din na Boss Calvin at yung mga kasama niya sa Manila Poolers, yung mga kagrupo niya. Kaya, shoutout din sa inyo, lalo na kay Boss Calvin. Thank you sa effort. Napakaganda ng paliwanag. Alam ko, napagod kayo doon kasi napakaraming take talaga. At saka napakasaya nung, ano, nung ginawa yung video. Masaya talaga. Masaya siyang panoorin. Tapos, ano, informative. Maraming matututunan. Tsaka hindi nakaka-boring talaga. Yun. Maraming salamat sa inyo. Tapos, bago tapusin yung video, shoutout muna kay Lloyd Lagrama. Tapos, kay... pare, salamat sa iyo sa suporta. Lagi kang manonood at madalas ka rin mag-comment. Tapos, shoutout din kay Raymark Manalo. Classmate ko to, taga Dalaga. Pare, salamat sa suporta. Simula pa lang sa una. Mababa pa lang yung subscribers natin. Eh, talagang nakasuporta ka na palagi. Thank you so much. Mabuhay ka. Yun lang, wala na tayong masabi mga kablaso. Salamat sa panonood. God bless all.